Tayo pong lahat ay magsitayo para sa panimula ng ating banal na pagdiriwang. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa araw pong ito, tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa pagunitan natin sa unang santo ng ating bansa, si San Lorenzo Ruiz at ang mga kasama niyang martir. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na misang ito, atin pong sumandaling alalahanin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan ay tinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasaamin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa tao'y aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya. Nang unang araw ng ika-anim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Pinasabi niya kay Zerubbabel na gobernador ng Huda at anak naman ni Sentiel at sa punong saserdoting si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon,
Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinapabayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng mga kahoy sa bundok, gawin ninyo muli ang templo, at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa nagtitipon sa tapat na sa pananalig. Magalak ka, O Israel, sa dahilan ng manlilikha. Dahilan ng iyong hari, ikaw sayon ang matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa pagkakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hinirang. Sa kanilang pagpipista ay masaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus, ngunit nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kaniya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marami po ang natutuwa at nasisiyahan kapag pumunta dito sa Padre Pio. Ako po, isa sa mga natutuwa at nasisiyahan. Kami po ay mga paring taga Marinduque, bawat buwan po tumutulong ang mga paring Marinduquenyo dito sa National Shrine ni Padre Pio. Nakakabighani po ang shrine na ito.
Naalala ko po yung ginawang templo ng mga Israelita sa ating pong binasang unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ageo. Sapagkat kundi sa tulungan o pagbibigay, lalo tigit ng mga Israelita ng kanilang bahagi. Tandaan po ninyo yun, ano? Noong panahong iyon, sila po'y dinalang bihag sa Babylonia. Mahirap kasi nawala sila sa kanilang bansa. Pero yung kanilang pagmamahal sa Diyos ay hanggang doon na lamang na kahit po sila'y nasa bilanggo o they were made captives in Babylon, hindi pa rin nila mawari yung tulong, yung awa ng Diyos. Bagamat nagtanong sila, nasaan ang Diyos? Sa mga preso, di ba pwedeng tanungin ang Diyos, bakit kami nabibilanggo? Pero hindi po yun mapawi. Kaya nung sinabihan sila ni Cyrus, yung hari ng Persia, na bumalik sa Israel at tumulong sa pagpapagawa ng templo, wala pong duda ang bawat isa ay nagbigay ng kaniyang sarili. Parang ito, ano po, ito po'y natayo sa ating pagtutulungan. Yung bawat contribution po ninyo, yung bawat binibigay ninyo, hindi naman biglaan itong tinayo ng ganito. At napakahalaga po nun sapagkat doon natin maalaala ang sinabi na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaawaan tayo ng Diyos sapagkat siya'y mawain. Pero kinakailangan nating gumawa. At alam po natin kung ano ang ating ginagawa. Sinasabi din sa unang pagbasa kung ano ang iyong inihasik, yun din ang iyong aanihin. Kaya ito po ang inaani natin ngayon. At hindi lamang tayo, siguro iba dito, mga taga-ibang lugar. Nung pong isang araw, nakausap ko ay taga Davao eh. Na bawat punta niya dito, sa Maynila, walang hindi siyang dumaraan kay Padre Pio dito sa Batangas. Sapagkat siya po ay pinagaling. Cancer patient po siya. At yun, bawat punta niya dito, yung pagtulong niya. Ela, how much more kung ito po ay maging tinatawag na international shrine. Lalo pang ang kahiwagaan ng Diyos sa pamagitan ng Padre Pio ay lalawak sapagkat yung pananampalataya niya na parang butil ng mustasa, di ba, kapag tinanim, tutubo. Iba po kay Herod, ano, doon sa Ebanghelyo ngayon. Iba kasi ang isip ni Herod. Sa kanya, yung nababalitaan niya, parang, ano yon? Sino yon? At lalo tigit nakakatakot yung, eh, si Juan Bautista daw yung dumating. Eh, pinapatay na niya. Parang may guilt feelings pa rin siya, ano po. So, perplexed ang kanyang isip. Hindi po ganon ang damdamin ng isang nagtatanim, lalo tigit sa pananampalataya. Sapagkat kung ganon ang maiisip niya, una, hindi siya pwedeng tumulong. Ano ang kanyang gagawin? Yun, paninira, mamamatay, pagpatay, wawasakin. Pero tinampunin niyo ang ginawa at tulong ng ating unang santo, si San Lorenzo. Ang santo po natin ngayon ay made in Japan pa eh. Sabi nung una eh, marami daw nagjajapayuki. Eh, yung una pala nating santo, si San Lorenzo Ruiz, yaring Japan,
doon po siya naging banal. Bakit naging banal? Kasi binuwis niya yung buhay. Yung buhay ipagpalit sa pananampalataya. Ano ang inaani natin ngayon? At hindi lamang po tayo. Ano ang inaani ng mga Kristiyano at Katoliko ngayon sa Japan? Sabi po, the blood of the martyrs are the seeds of Christianity. Kaya nga, namatay sila, pero umusbong naman, tumubo naman ang pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, taglay-taglay po natin ngayon na pinagmamalaki natin sapagkat ito'y regalo ng Diyos na tinanggap natin sa Kanya. Subalit, tandaan lang po ninyo, dapat ding ibahagi. Kaya napakaganda po noong ating theme noong tayo'y nagdiwang ng 500 years of Christianity. Gifts received must be given. Maganda po yun, ano? Sabi ng Santo Papa noon, si John Paul, na ngayon po'y santo natin, matagal na kayong tumatanggap. Di ba, parati tayong binibigyan. Mula sa Espanya, binigyan tayo ng pananampalataya. Ang dami. Pero sabi ngayon, dapat naman kayong magbahagi. Dapat naman kayong magbigay. Kaya, si San Lorenzo po ay nagbigay ng buhay. Ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang bahagi. At tayo patuloy tayong nagbibigay ng atin pong share. Sana lalo pa pong lumawig. Sana lalo pang lumakas at higit sa lahat, lalo pang lumalim ang pananalig natin sa Diyos. Sapagkat kung ito ang ating itatanim, tiyak na marami tayong aanihin. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkatini Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang na kayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Lorenzo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghai ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, O sana sa kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanam. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ni San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa kaming ipalintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan.
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo aking kaluwalhatian. Nanaligan puso'y di
Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Bilang tugon ng sadalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami makarating sa kaluwalhatiang inihilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam po namin sa lahat na mula sa ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean As You Go dito sa Pambansang Dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng simbahan. At ikaapat, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tandaan ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang aming mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tipaya, kanyang pagkalinatama, isa buhay pag-ibig at katarungan.